Ibinahagi ni Pauline Von Giovanni ng San Diego, California, ang kanyang patotoo o testimonya hinggil sa biyayang natanggap ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng tulong ni Padre Pio. Ang kwento niya ay kamangha-mangha at nakapagbibigay sigla at pag-asa. Panoorin at makinabang sa istorya natin ngayong araw. At gaya ng nakagawian ko na, inaanyayahan ko po ang mga bagong tagapanood na mag-subscribe, mag-like at i-share ang video nito. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya sa kanan nito. Gawin ito at isasama namin kayo sa aming pamisa sa darating na Biyernes. At bisitahin po rin ninyo ang aming website sa ang tinignipadipio.org, ang tinignipadipio.org. Noong 1772 or 1972, ang 10 taong gulang na anak ni Pauline at Joseph Von Giovanni na si Ignacio or Zeno na palayaw ay natuklasan na may osteosarcoma, isa sa pinakanamamatay at pinakaagresibong uri ng kanser sa buto. Nasa malalang kalagayan na ito at binigyan na si Zeno ng taning ng 3 buwan para mabuhay. Sinabi ng doktor na wala na siyang magagawa para kay Zeno. Dinala ng mga Von Giovanni si Zeno sa ibang doktor upang makakuha ng pangalawang opinyon. Ang pangalawang doktor ay dumating din sa kaparehong konklusyon. Tinanong ni Pauline ang pangalawang doktor kung wala na ba siyang ibang magagawa para sa kanyang anak. Sinabi ng doktor na maaari niyang putulin ang binti ni Zeno, ngunit hindi niya nito inirekomenda dahil kahit nagawin pa ang hakbang na ito, 5% lamang ang kanyang tsansa na mabuhay. Sinabi ng doktor na marahil ay mas makabubuting hayaan na lang si Zeno sa kanyang kalagayan ayon sa nalalabi niyang buhay upang maiwasan ang trauma ng pagputol ng kanyang binti. Malaking desisyon ang hinaharap ngayon ni Pauline at ng kanyang asawa tungkol sa kondisyon ng kanilang anak. Kaya sila ay nag-aalala ng musto. Isang araw, sa labis na pagkabalisa, si Pauline ay pumasok sa kapilya ng ospital at lumuhod upang manalangin at humingi ng patnubay. Pakilang sandali lang, isang lalaki ang pumasok sa kapilya. Kinapik niya ang balikat ni Pauline at tinanong kung may maaari siyang maitulong sa kanya. Napahiya si Pauline dahil lumuluha siya ng mga sandaling yon kaya hindi siya lumingon upang tingnan ang estranghero. Umiling siya upang ipahiwatig na wala siyang interest na makipag-usap. Makalipas ang ilang sandali, tinapik uli siya ng lalaki sa balikat at sinabi, "Hayaan mo akong tulungan ka. Marahil maaari akong makapagbigay sa iyo ng ilang payo." Nagulat si Pauline sa mga salitang ito sapagkat sa oras ding iyon ay nananalangin siya sa mahal na Birhen upang humingi ng payo. Tumanggi siyang muling kausapin ang lalaki. Makalipas ang ilang pang mga sandali, tinapik na naman siya ng lalaki sa balikat ng 3rd beses at tuluyan na rin lumingon si Pauline upang tingnan ang lalaking ito na sobrang mapilit. Nagulat ng labis si Pauline. Sabi niya, "Hindi ako makapaniwala. Si San Jose ito." Siyempre, napagtanto niya na ang di kakilalang tao ay hindi naman talaga si San Jose, ngunit iyon ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay malaki at maganda. Mayroon din siyang balbas. Nagpakita siya ng isang dakilang kagandahang loob at pag-aalala. Isinuwalat niya sa kanya ang tungkol sa kanyang anak na lalaki at desisyon na kailangan gawin sa lalong madaling panahon. At ito ang sinabi ng lalaki, "Gusto kong magbigay sa iyo ng ilang payo. Magpatuloy kayo sa operasyon. Ang 5% na tiyansa ay mas mabuti kaysa sa walang tiyansa. Nang ako ay bata pa,
Sumuko din ang mga doktor sa akin. Ngunit tingnan mo ako ngayon, narito pa rin ako. Habang nagsalsalita ang mabait na tao, naramdaman ni Pauline na ang mga salita nito ay pinupuno siya ng panibagong pag-asa at lakas ng loob na harapin ang kung anumang kahihinatnan sa hinaharap niya. Lumabas si Pauline sa kapilya upang sabihin sa mga doktor na napagpasihan niya, napabor siya sa operasyon at nang bumalik siya sa kapilya upang magpasalamat sa lalaki, wala na siya doon. Tinanong niya ang maraming tao sa ospital, ngunit walang nakakita sa kanya. Maraming beses na naisip ni Pauline ang lalaki sa loob ng maraming taon. Para sa isang kadahilanan na hindi niya masyadong maintindihan, nag-iwan ito ng napakalaking impresyon sa kanya. Hindi niya siya makakalimutan. Kung mapapasalamatan lang sana niya ang lalaking ito. Nais niyang masabi sa kanya na naibsan ng anak niya ang malaking pagsubok at ngayon ay buhay at malusog na siya. Makalipas ang 12 taon, si Pauline at asawang si Joseph ay nagmamaneho pabalik sa California mula sa New York. Ang kanilang hipag ay naglalakbay kasama nila at nakaranas ito ng seryosong sintomas na nauugnay sa isang kondisyon sa puso. Sina Pauline at Joseph ay ninerbyo sa pag-aalala. Natatakot silang baka magkaroon siya ng atake sa puso sa mahabang biyahe nila pa uwi. Inilahad ni Pauline ang kanyang takot sa isang malapit na kaibigan na si Josephine nang pansamantala silang huminto sa kanibayan nito sa South Amboy, New Jersey. Sinabi sa kanya ng kaibigan, "Pauline, huwag kang mag-alala. Bibiyag kita ng larawan ng isang napakalakas na santo. Maaari mong ilagay ito mismo sa dashboard ng inyong sasakyan. Proprotektahan kanya at ang iyong hipag at ililigtas siyang makakauwi." Nang tingnan ni Pauline ang larawan, hindi siya makapaniwala. Ito ang mabait na tao na naisip niya ng maraming beses sa loob ng maraming taon. Ang lalaking nagpapaalala sa kanya kay San Jose. Ito ang lalaking pumasok sa kapilya sa ospital sa panahon ng pinakamadilim na oras ng kanyang buhay na ang mga salita ay pumuno sa kanya ng pag-asa at tapang. Walang iba yon kundi si Padre Pio. Naalala ni Pauline ang pangalan dahil nabanggit ito ng kanyang ina noong buhay pa ito at nananalangin ito sa kanya. Ngunit iyon lang ang alam niya tungkol kay Padre Pio at wala nang iba. Kaya tinanong niya ang kanyang kaibigan, "Buhay pa ba siya?" Ang sagot ng kaibigan, "Hindi na. Namatay siya noong 1968 or 1968. Taong 1972 or 1972 nang tulungan si Padre Pio si Pauline Bongiovanni at ang kanyang pamilya. At dito po tayo magwawakas. Sana'y naibigan ninyo ang ating istorya ngayong araw at naway kapulutan din ninyo ng aral ang patuloy na manalangin sa tulong ni Padre Pio bilang tagapamamagitan natin sa Diyos sa gitna ng mabibigat na pagsubok at mga problema. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e